Good day mga sirs. Sa video na to mga sir, papakita ko sa inyo paano kami nagpalit ng clutch lining sa Rosie. Unang-una mga sir, yung tatanggalin natin yung footrest. Tapos drain na din natin yung engine oil niya mga sir. At saka tanggalin natin yung trambutso, at saka yung crank, at saka yung clutch cable. Tapos yung crankcase na din mga sir. So hindi ko na pinakita yung iba na kung paano namin tinanggal yung footrest, yung trambutso, kasi mataas na yung video natin. Dito naman mga sir, makikita ninyo yung clutch housing. Grabe mga sir, diba? Yung engine, sobrang maitim. So, napaka-itim talaga yung makina. Tips ko lang sa inyo mga sir, kung gusto nyo na malinis ang loob ng makina ninyo. So, tips ko lang kung ano yung engine oil na ginagamit nyo mga sir. Yan lang. Change oil nyo palagi mga sir. Huwag kayong paiba-iba na oil. Kasi, pag iba-iba na yung oil na ginagamit nyo mga sir, dyan, umiitim yung makina ninyo. Tapos, buwan-buwan kayong mag-change oil mga sir. Sa video na to mga sir, susundin lang ninyo kung ano yung tinatanggal ko. Yung unang tatanggalin natin mga sir is itong tatlong screw. So gamit kayo ng magandang star screw mga sir. Kung meron kayong bit yung gagamitin niyo na tools. Katapos na yan mga sir, tanggalin natin yung bearing sa clutch housing. Tapos dapat mga sir, meron kayong special tools. Yung apat na paa na special tools, kasi hindi ito tulad ng nut na pwede lang sakit na sakit lang ang gagamitin natin. Lahat dito mga sir ay letri. Walang right three dito mga sir. Yung ibang motorsiklo, merong right three. Pero ito, letri to lahat mga sir. Pagkatapos mong tanggalin yung dalawang nut mga sir, pwede na yung bunutin yung rotor oil. At saka yung clutch housing, pwede na yan mga sir. Tandaan nyo mga sir, meron dyan mga washer mga sir. Yung weave washer, dalawang weave washer. Isa sa clutch housing, isa sa crankshaft. So, may washer din sa gitna ng clutch housing mga sir. Dito naman sa clutch housing mga sir, yung apat na tornilyo. Dahan-dahan kayong matanggal nito mga sir. Dapat yung apat na tornilyo kasabay yon sa patanggal ninyo mga sir. Hindi isa-isa yung patanggal ninyo. Kasi nakakompress kasi yan sa spring mga sir. May tendency kapag isa lang yung tinanggal na may tendency na merong masisira mga sir. Kaya dahan-dahan lang mga sir. Pagkatapos ninyong tanggalin yung apat na tornilyo mga sir, ayan, makikita na ninyo yung clutch lining. Yan, sobrang sira na sira clutch lining mga sir. Sunog na sunog, naputpud na yung clutch lining niya mga sir. Ngayon mga sir, nakikita ninyo, naglinis ako ng spare parts. So, kung nagustuhan mo tong video mga sir, paki-like na lang ko. Tapos kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na din sa aking YouTube channel mga sir. Maraming salamat mga sir. Ito naman yung bagong clutch lining mga sir. Ang paglalagay nito, lining, pressure plate, lining, pressure plate, lining, pressure plate. So may lima siya na lining mga sir. Pero sa video na to mga sir, nakikita ninyo, anim yung nilagay ko kasi manipis na yung clutch plate at saka clutch boost mga sir. Pero hindi naman to sa kanya, ginawa ko lang tong video sample mga sir. Ang sa kanya kasi mga sir is apat lang yung tornilyo. Pero ito anim na tong tornilyo na to mga sir. Sa paglalagay ninyo ng clutch lining mga sir, huwag niyong kalimutan na basain ng langis ang clutch lining mga sir para hindi masira kaagad mga sir. Kasi unang ikot ng makina pag hindi mo yan binasa ng langis mga sir, may tendency mga sir na magasgas yung clutch lining. Kaya kailangan na basain natin ng oil yung clutch lining mga sir. Katulad nito. Ngayon mga sir, higpitan na natin yung clutch plate at saka clutch boost. Ilalagay na natin yung clutch spring mga sir. Ang pansinin niyo dito mga sir, sa paglagay niyo sa clutch spring, sa paghigpit niyo sa clutch spring mga sir, dapat naipit yung clutch lining mga sir. Dapat walang clearance mga sir sa kanyo higpitan ng maigi. Kasi minsan paglagay natin dito, hindi maipit yung lining. Dapat kasi mga sir, naipit talaga yung clutch lining. Ang paghigpit naman nito mga sir, dapat ganun pa rin, magkapareho pa rin sa patanggal natin. Paghigpit natin mga sir, dapat lahat ang apat na bolt mga sir, lahat magkasabay natin higpitan mga sir. Hindi natin uunahin yung isa. Dapat isabay natin yung apat. Kasi alam nyo na mga sir, yung lagayan nito is alloy lang, madaling mabasa. Kaya dahan-dahan lang sa paghigpit mga sir. So ayan mga sir, tapos na natin higpitan. So ilalagay na natin doon sa makina. So ang paglalagay nito mga sir, una yung clutch housing na mayroong gear. So may spline yan mga sir. Tapos isunod natin yung washer. Itong washer mga sir, napaka-importante ito. Dapat hindi ninyo to malimutan. Kasi pag malimutan niyo mga sir, wala talagang clutch. Tapos isunod natin yung mismong clutch housing mga sir. Yung clutch housing mga sir, hindi yan basta-basta maipasok natin. Kasi may spline yan mga sir. Tapos may guide pad doon sa clutch housing. So mahirapan talaga tayo mapasok na yan. Pero ikot-ikotin lang natin yung axle para maipasok natin mga sir. Tapos isunod natin yung washer. Yung wave washer mga sir. Tapos lagyan na natin ng nut. Dito naman sa kabila, kabit natin yung
yung rotor oil or oil filter. Isunod naman natin yung washer, tapos yung nut naman mga sir. Tapos huwag natin kalimutan mga sir na hipitan yung dalawang nut. So gamit tayo ng mati tools o impact wrench. Katapos natin maghipit mga sir, isunod naman natin yung takip sa rotor oil or oil filter. So may tatlong tornilyo to mga sir. Gamit lang tayo ng star screw pang higpit dito mga sir. Pagkatapos mga sir, ilalagay na natin yung bearing. Isunod na natin yung post rod. Dapat mga sir, hindi natin ito malimutan itong post rod na to. Ngayon mga sir, pwede na natin ilagay yung crankcase cover. So ang paghigpit naman ito mga sir, dapat hindi magkasunod-sunod ang paghigpit natin. Dapat mga sir, nakaikis yung paghugot natin sa crankcase cover mga sir, para walang mabasag mga sir. Kasi pag isunod-sunod natin yung paghigpit nito mga sir, may tendency mga sir na mabiyak yung crankcase cover. Kasi nahigpitan na natin sa kabila naman wala pa. So meron talaga na mag-crack yung crankcase cover. So dapat mga sir, nakaikis yung paghigpit natin dito. Hindi makasunod-sunod. So yan lang muna mga sir, no. Sana meron kayong natutunan sa video na to. Maraming maraming salamat sa inyo.